May isa pang warship ng China na nagpakita at sumunod sa mga barko ng Pilipinas, Amerika at France habang nasa balikatan exercises sa West Philippine Sea. At nakatutok live, si Ian Cruz. Ian? Yes, Ivan, tila nga hindi na tinatantanan ng isang Chinese warship itong nga nagaganap na balikatan exercise dito sa West Philippine Sea dahil hanggang sa mga sandaling ito, Ivan, ay patuloy kaming binubuntatan ng nasabing warship. Sa ikalawang araw sa West Philippine Sea ng magkakaalyadong Navy, nakabantay pa rin ang isang warship ng People's Liberation Army Navy ng China. Kung kahapon hanggang kagabi, animo ay uninvited participant ng multilateral maritime exercise na sumusunod sa mga barko ng Pilipinas, Amerika at France ang surveillance vessel ng China na may bow number 793. Kanina, isang frigate na may bow number 570 ang nagpakita at sumusunod sa distansyang 9 nautical miles mula sa sinasakyan naming Navy vessel. Hindi ito alintana ng mga barko ng Pilipinas at France na tuloy lang sa pagsasanay. Kanina na-monitor naman natin sila around 6 to 9 nautical miles. Malayo naman yung kanilang presence sa exercise area natin. Nitong Enero, kasama ang Wangshan frigate na ito at isang destroyer sa dalawang Chinese warship na sumunod sa ikalawang Joint Maritime Patrol ng Philippine at US Navy malapit sa hilagang kanluran ng Palawan. Sa di kalayuan, naghahanda naman sa search and rescue exercise ang barko ng Amerika. Sa paglalayag sa West Philippine Sea, may mga barko ng mangingisda na nakikita sa radar ng aming barko. Hindi pa matiyak kung isa sa mga na-monitor nila ay isang Chinese militia vessel. Sa pagsimula ng balikatan exercise, nasa 110 militia vessels ng China ang na-monitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, malayo sa weekly average nito na 30 to 60 vessels. Bandang hapon, hindi na nakasama sa exercise ang French frigate dahil may medical emergency ang isa nitong sundalo. Hindi na rin namataan ang Chinese frigate. Samantala, habang sinisimula ng search and rescue exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, muling sumulpot sa layong 7 nautical miles ang isang surveillance warship ng China. Minsan-minsan pasulpot-sulpot, nandyan minsan sila, tapos minsan mawawala. So ang importante na mamonitor natin yung kanilang mga presence at na ipapahatid natin yung kanilang movement sa higher headquarters. Ivan, ayon nga sa ilang opisyal ng BRP Davao del Sur, ay talaga namang halos nakasanayan na nga ano, at hindi na nakakapanibago itong pagbuntot ng mga warship ng China. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nilang exercise, nandiyan man at nagmamasid yung mga Chinese warship. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Ian Cruz. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.